consumer protection din. Oh, yes. Okay. Yes. So, ano mangyayari sir? Actually, for the whole day, for the half day, yeah. Rather, for the half day rather, mapakinggan po natin ang iba-ibang topics like online selling, investigation, e-commerce, and consumer-related issues and concerns the appropriate for today. But before that, kasi we're still waiting for our beloved Undersecretary, let's introduce our who are with us here today, sir. Wow! According to the script kasi, wow! What a crowd! Oh, come in! Look at the gallery, oh! Hi sa gallery, ang daming tao po na rin. Diba? 1, 2, 3, 4, 5. 5. 7, 8. Yung nakatalikod, 9, 10. Oo, oh, nakatingin sa akin yung isa. Nakatingin sa akin yung isa. Oh, parang uutang. Okay, with us this afternoon are our stakeholders, our players, at ang mga responsable mga tao na may at ang mga opisina na may kinalaman sa consumer protection. Yes. And to start with, gusto po namin ano yan? Acknowledge ang pagdating ng mga kasamahan po natin from the local government units, from National Youth Commission, students and different governmental agencies. Of course, mamaya po makakasama na natin ang aming pinagpipitagan ng Consumer Protection Group Undersecretary, Assistant Secretary, Consumer Protection and Advocacy Bureau. Actually, gusto natin pasalamatan at this point kaagad. Yeah. At this point, gusto natin pasalamatan ng ating Director Lilian Salonga of the Consumer Protection and Advocacy Bureau for organizing this affair. Kasama niya ang kanyang mga personnel and staff from the CPAB. Take away naman kayo. Walang kumaway. Walang kumaway. All those in blue, yung naka-impreso. Siya, of course, kasama din na, kilala niyo ba ang Debonair Assistant Secretary ng Consumer Protection Group? O Mila, kilala mo na ba ang Debonair Assistant Secretary? Debonair. Hindi pa? Mamaya, may kilala mo si Asek Nes Perez. Nakipag-ano pa kay Mila. Mila, kilala mo ba? Okay. Of course, ang special participation for this afternoon's affair, ang pagtatanghal ng isang grupo, tanghalang pangmamimili. Yes. Sila ang champion, national champion, right? Uh-huh. National champion. Ah, regional champion. Region 4A, sir. Region 4A champion. No? And of course, they are led by none other than the regional director of Region 4A, RD Malu Toledo. Yay! So kung nandito yung RD, nandito rin yung provincial. Ang ating provincial director, coming from DTI Batangas, Maris Argente. Sir Ferdy, earlier we were mentioning about CPAB as the organizer for this activity. Miss Lilian Salonga, please send us. Ah, yes. Ito po ang ating OIT for CPAB. Oh, maraming salamat, Director Lilian, for this afternoon's affair. Alam po, napakahirap. Ang maganda ang ano nito, with the difference, kasi symbol natin ginawa itong mas malapit sa consumer. Yes. Diba po? Now, at this point, we would like to acknowledge also the presence of our partners, Dr. Lawrence Vicencio of Banco Central ng Pilipinas. Ayun pala si Dr. Lawrence. Of course, our very own director from the Philippine Accreditation Bureau, Director James M. Peño. Hi, sir. Together with his assistant director, Sir Nanny Dionisio.
also have our friends from the Knowledge Management and Information Service. Thank you very much, Kami, for assisting us here today. Thank you, thank you. And do we have our colleagues from the Fair Trade Enforcement Bureau? Nasa naman tayo after. So, asa yung mga staff mo? Asa yung pala? Ay, sila. Dalawa. Ay, mamaya darating yung 18. Si Sir Ferdy po, ang FTEC, sila po yung umiikot sa market. Sila po ang nag-check, nag-monitor ng presyo at ng product standard. I embody the muscle of DTI. Nakikita niyo naman sa katawan ko. Joke. Of course, nandito sa atin si Attorney Paul Santos. Siya po ang presidente ng Philippine Retailers Association. Paul Santos, ano yung boss si Paul Santos? Alam ko dati ang previous... Wala, guess natin yun sa consumer at iba pa, si Sir Paul. Ang previous president nila, si Evelyn Salire, right? Okay. Evelyn yan. Of course, kasama rin natin si Ms. Vivian K. Ascona, president ng Mercury Drug Corporation. Nandito po ba si Ms. Vivian? Ayun. Ms. Mayet de Leon de la Cruz, general manager naman siya ng QNEP Philippines. From PCL Merchandise Brokerage Incorporated, si Ms. Maria Christine Frances Tan. From the Neo Dive International Philippines, we have the Director for Operations, Mr. Juniper Butel. We also have our friends from Lazada. Our friends from Lazada, Senior Vice President Cecilio Tuangkin Jr. and Chief Compliance Officer Ray Alimuro. So, nandito mga taga-Lazada? Oo. Okay. Hindi, nasa online. Online pala. So, physical, spiritual presence lang pala sila nito ngayon. We're talking about digital trade eh. From, ano pa ba? From, from brand manager ng Fashion Purveyor Enterprise, si Ms. Jocelyn Booth. Ms. Jocelyn, parang damang ka, nandiyan ka na ba? Okay. From Bapmar Shoes, formerly Saki Shoe Co. Actually, from members sila ng Marikina Shoe Caravan. Si Ms. Marlinda Magbag. As, kaibigan ko. Ayan, my best friend ko yan. BFF ko yan si Marlin. And of course, from Seapoint Shoes din. Si Brian Christian Cabana. Mr. Brian. Ayon, si Brian. Alright, from the Philippine Exporters, Retailers, and Producers Development Association Incorporated, we have Mr. Amparo J.C. and Executive Director Lilia Velarde. Okay. And from the Angelic Assistant Manager, Angelic Adrian. From Rick Joe International Enterprise, Ms. Jocelyn Pacheco. Head naman ng City Entrepreneurship, actually, best friend ko. Kaya yan, parang sinisilip ko, parang, doon! Si konsehala ito, Councilor ng Mandaluyong City. Hindi, joke lang ko lang po yun ha. Baka kumaya, si... Tawa siya na tawa. Baka kasi mamaya sabihin nga ni Mayor Menchi Abalos, ano yung pinagsabi ng taga-DTI na yun? Actually, Head City, Head siya ng Entrepreneurship ng Mandaluyong City. Ms. Mila Robles. Yay! Thank you, ma'am. BFF ko rin niya. Ano yung mga BFF ko? Ganyang age group. Sir, I forgot to mention somebody from my end. Ms. Maricel Nieva, Deputy Country Manager of BWL, Health and Sciences Incorporated. Hi, ito naman from Paranaque City Consumer Welfare Office, si Ms. Milan Alcaraz. Nandiyan mo ba si Ms. Milan? Ayun. And of course, we
gusto ko pong i-acknowledge ang mga bidang consumer ng consumer at iba pa. Asan po kayo? Aking mga bidang consumer. Ayaw pa lang kailangan natin mga bidang consumers. And of course, we would like to thank Robinson's. Ang Robinson's Galleria for giving us the menu. Yes. Actually, alam mo, meron partnership ang Robinson's with the DTI. And it's one of the negosyo centers natin based in Las Piñas. Mind you, sir, sale nila ngayon. Wow! Starting today hanggang Sunday ba? Oh, i-prepare na yung mga wallet nyo after this. So, you exercise your right as a consumer. Diba? As consumers, you should buy. So, buy first before being a consumer. Gabay. Nakakainis. Uy, iba taga-galeria naman. Ay, oh, kumakaway na naman. Na. Oh, kanina oh, 10, ngayon 13 na sila. At 13, baka ako 8 na lang. So, sir, we need to start this properly. We will proceed with our Philippine National Anthem and the invocation. And this will be led by the Tanghalang... No. We have a quartet from the Batangas Province High School for Culture and Arts. Okay, maybe we call on the... Shall we not
ng dukha of course, the arrival of our dear, beloved Undersecretary of the Consumer Protection Group, Department of Trade and Industry, Philippines, Undersecretary Ted Pascua, please. Yes. Thank you, sir. Wala pa si Asik Nessa, no? Wala pa. Okay, so again, welcome to the celebration of the World Consumer Rights Day, which is today, March 15th. Yes, March 15th talaga ang start. Sir, what's the theme of our celebration? It's, of course, makikita natin dito, no? Building a digital world consumers can trust. Or hashtag better digital world. Hindi ba medyo bastos siya? Yung title? Yung, kasi can trust. Ah, hindi pala. It's okay. It's okay. Parang bababa na. Wag. Oh, consumers tayo natin. Hindi kita iwan, sir. Alright. Since we're talking about the World Consumer Rights Day, meron tayong trivia for them. Sige nga. Do you know that the first world leader that discussed or talked about the rights of consumers is... Oh, is that so? Yeah. Wow. Is this your first time to know about that? Pero wait. Sa ating mga bisita. Alam ba ng mga batang to kung sino si John F. Kennedy? Alam niyo po ba kung sino si John F. Kennedy? Si John F. Kennedy po ang asawa ni Jacqueline Kennedy. At best friend naman po ni Marilyn Monroe. Oh, teka muna. Oh, pansabi nung, sino yun? Hindi nila nag-guess lahat yung mga pangalan ng binanggit ko. You said, bababa na talaga. Wow. Mga consumers tayo dito eh. Okay. Oh, teka mo, akala ko i-acknowledge natin yung mga nandito sa side. Were we able to acknowledge them, Ms. John? Mga friends natin dito? We do. Okay, tapos na. Okay, salamat. So at this point, para po ma-prevent po na magsalita si Sir Ferdy ng kung ano man, I would like to call on our director for CPAB, the OIC. She will provide us the welcome remarks. OIC Director Lilian Salonga. Magandang hapon po sa inyong lahat. Okay ba kayo dyan? Of course, today, tayo po may mahalagang sineselebrate. Pero una sa lahat,
Again, let me greet our Undersecretary Ted Pascua of the Consumer Protection Group. Siya po ang dinalagang protector at makakampi ng mga mamimili. So yan po ang kanyang famous line at kilala na po siya dyan. Other than the name, of course, we are privileged to have Regional Director Malu Toledo of Region 4A, as well as ang kanya pong team na nandito. At ang ating mga distinguished speakers from Digital Commerce Association of the Philippines, Executive Director MJ Panganiban. Kasama rin po natin inanyayahan si Attorney Martini from Cruz from NBI on cybercrime, as well as po ang aming Chief from e-commerce, si Mitch Yodica. Of course, my colleagues in DDI, and as well as my fellow civil servants and those from the business sectors, isa-isa na rin po naman ni Ferdy kanina at saka po ni Camille, as well as dun sa mga consumer orgs na nandito sa amin lahat ngayon. And of course, dahil digital ang pinag-uusapan, we're also glad that the youth from our National Youth Commission nagpadala rin po ng delegates, as well as yung mga estudyante na nandito po at in his speech on March 15, 1962. So hindi pa po pinanganganak ang marami sa atin. But it was in that speech, pinigyan na po ng stress yung 8 basic consumer rights that we derived from itong ating pinag-aaralan lagi. And of course, ang Consumers International, makikita niyo po ang kanilang banner. Ito po yung organization of consumer organizations around the world na nagbibigay 17. Ay laging number one, pinakamalambot, pinakamatamis, at talagang number one na mais. So, isang araw, isang journalist, sabi niya gano'n, kailangan ko malaman at may pahalaman. Ang mga negosyo online, make it to a point that it is mobile friendly. Kasi po, mas marami days. So, with this, we just want to express that we are in full support in advocating and preserving the rights of the consumers, not only in the Philippines, but also in the world, with our interaction. And if I may, can you hit next? I would like to leave you with a quote, change is inevitable, but it is always our choice to progress. Maraming salamat po. Good afternoon sa inyo lahat. Thank you, General, and hindi pala. Thank you, Sir Panganiban. General, I learned a lot. Ang dami pala ng ano, no? Parang very soon, what are these digital forms that we will be facing? Ang galing, no? Ang galing technology. I hope that you will be ready for that. Yeah? Mag-ipon na kayo. Kasi marami tayong pwede pang bilhin. Take note of your questions or clarifications. We will be having them later on. Okay? Before we proceed to our second speaker, we have another AVP from the Consumers International regarding the World Consumer Rights Day 2017, Building a Digital World Consumers Can Trust. Let's watch it. You probably say I love you or I miss you all the time. You probably say I love you or I miss you all the time. Occasionally, I hate you. But when was the last time you said I trust you? Governments and businesses expect us to trust them every day. And it might be a small word, but it means big things. I know I'm going to be safe. You know what trust is. It's a handshake. It's a conversation. It's a reputation. But what makes us trust companies online? When we hand over our credit card details. When we tell a stranger our address. When we commit ourselves to a complicated contract. As the digital economy spreads around the world, more and more organizations are asking us to trust them. More and more. With our memories,
identity. And we need to know that when we click and commit, there's someone who's keeping an eye on what's happening behind the scenes, making sure we've really got choices, sharing the benefits for everyone. Because a digital economy based on trust means more access, more participation, more innovation. Consumers International, again, you can download that from the CI website together with the other AVP earlier. So we will now have our second speaker. Sabi ni Sir, ayaw na lang niya magsalita kasi dami na daw sinabi. And sabi ko naman, authority si Sir, di ba? NBI is an authority regarding our safety online. Okay, so our next speaker is from the National Bureau of Investigation. He started working for NBI in 1999 as an investigation agent under the Criminal Defense Division. He graduated with a degree of a Bachelor of Science in Commerce, major in Accounting, and obtained his Master of Business Administration from the International Academy of Management and Economics. He's also a certified public accountant and the current chief of the Cybercrime Division. Let us all welcome Supervising Agent Martini Cruz. Magandang hapon po sa inyong lahat. Bago ang lahat at nais kong batiin ang lahat ng isang maligayang pagdiriwang ng Consumer Rights Day. Sino po ba yung mga may Facebook accounts dito? Dami, no? Well, kaya ko na itanong yan kasi ako wala akong Facebook. Lupit na kasi akong mahuli dahil sa Facebook na yan eh. Pero hindi ba nyo napapansin yung buhay natin, naging busy na masyado, di ba? Dahil sa mga maraming social media na yan. Dati, simple lang ang buhay. Ngayon, pag naiwan mo yung cellphone mo, maski 5 kilometro na ang layo mo, babalik ka pa. Kasi because of technology, no? Well, ngayon pong hapon na to, ako po inaimbitahan para magbigay lang po ng mga tips. Kung paano tayo makakaiwas sa mga online scam, at paano tayo magiging safe, sabi nga nila. Para po pag-usapan po natin ang bagay na to, simulan po natin ang ating pagtalakay kung paano po tayo makakaiwas sa mga scams na masyadong napuntalamak ngayon, ano? Siguro po, wala tayong kasamahan dito na walang kakilala na mayroong problema sa Facebook o na-scam. Sigurado meron po tayong kasamahan dito. Okay, magsimula po tayo. Bahay, magsasuffer ka sa luto ng asawa mo. Okay, joke lang yun ha. Baka may kakilala dito sa misis ko, maisubo na po. Okay, simulan po natin, ano? Sabi niya, always check your recent online activities. If your bank accounts are registered to an online banking systems, katulad ko, ano? Always check your recent bank and credit card transaction to ensure that no fraudulent or unauthorized transactions were made. If there is, then contact your bank credit card issuer immediately. Ito po yung pagka nag-online banking tayo, di ba, payment ng mga bills. Payment ng credit card, tubig, kuryente. Kung po pwede po, balikan natin yon. Tapos tignan din natin yung account na kung saan na debit yung mga bills na to. Checkin natin. Baka kasi na doble o baka may mga questionable na mga charges na nabawas sa ating deposit account.
Next. Always check your credit card statement. Ito po, lahat po ng mga mayroong credit cards, mahalaga po ito. If you haven't checked on your credit card statement this month, go check it seriously. Gawin po ninyo. Even if your credit card balance breaks out, yung nasweb contract, ibig sabihin, pinagpapawisan ka, ano, dahil ang laki ng bill mo. It's good practice to check it regularly. Keep an eye for unusual or unauthorized charges. And get in touch with your card provider right away if something looks off. If your cards have been compromised by an online fraudster, repeating on the bot can prevent further damage to your credit and your bank account. Ibig sabihin, talagang gagawa ka, mag-exert ka ng effort para ganun na gumawa ka ng contact sa iyong banko tungkol sa problema na maaaring nakita mo. Every month po, nakikigaan na po natin yung mga mayroong credit card. Titignan po natin yung mga bills natin. Kung minsan kasi, yung mga nabibigta ng phishing, mamaya po, i-discuss ko yung phishing, no? May mga charges po doon, hindi naman tayo, hindi na natin ginamit. Kaya ang gagawin po natin pagka ganyan, tatawagan po natin kagad yung ating credit card issuer. Kung halimbawa, BPA, Land Bank, or Metro Bank, tawagan po natin ang mga yan. At sabihin po natin, mag-file po tayo ng reklamo. Next slide, please. Keep your bank and credit card details updated. Making sure that your bank account details are updated is a very effective tips. Through this step, your bank issuer will keep you updated via SMS or email in every transaction that will be made from your account. If you want, make it more secure, register your credit card with one-time password feature to avoid any fraudulent transactions. Yung po mga may credit card na siguro familiar na po kayo, no? Sa ganitong sitwasyon, pagka nagde-debit tayo, meron tayong OTP na tinatanggap para po maprotektahan ng ating mga transactions. Next slide. You may notice that ad hoc, check the website you are shopping from whether it is secured or not. Ito po yung katulad yung sinabi kanina ni, ano, ni Yusek Pascua. No? Yung itong website, titignan po natin. Next slide, please. Ito po, yung HTTP na yan, ibig po sabihin, hindi po secured na website dyan. Pero pwede naman po tayo mag-browse dyan, pwede po natin tignan yan. Pero never po tayo mag-input ng mga information natin sa mga credit card information. Always check yung URL. Yung po yung sinasabing mayroong lock sa dulong kaliwa, tsaka po yung HTTPS. Next slide, please. Check your password. Yung pong password natin dapat, titignan po natin lagi yan. Kung maaari po yung password natin, hindi ba ni mahaba, basta secure. Dapat din po sa combination ng letters, symbols, numbers. At huwag na huwag po tayong mag-access ng ating internet transaction sa mga public web internet cafe. Baka po may mga t-logger doon, makuha lahat ng information nyo. Lalo po yung mga nag-o-open ng passbook para maiwan yung bukas, kukunin nyo na nakawan ng password. Next slide, please. Avoid using public computer if necessary. Ito yung sinasabi ko. Kasi po, may mga ini-inject po sa mga spyware dyan, malware, para makuha yung information nyo. Next slide, please. Do not post any of your personal information online. Ito po yung ano, pagkumisa, pati pag-out-of-town po natin, nilalagay natin, no? Sasabihin, pupunta kami ng Boracay, o ayun yung magnanakaw, pupunta na sa bahay ninyo. Huwag po tayo magbibigay lahat ng information, lalo mga pictures po natin. Keep our Facebook secure, private. Huwag po natin ipapabing kama ito. Tsaka huwag po tayo makikipag-daily sa mga hindi natin nakilala online. Next slide, please. Watch your suspicious emails. Dito po, yung mga emails na nakikita po ninyo, check-in po ninyo. Kung wala naman po kayong in-email na ganitong pangalan, na libo, XYZ, huwag nyo sasagutin. Huwag po kayong i-click doon sa mga link na kulay blue na nakikita nyo. Huwag po nung i-click ang mga yon. Baka po may virus yan, o baka phishing activities o mga yan. Next slide, please. Tayo on your credit card. Pagka po magbabayad kayo ng credit card, using your credit card, titignan po ninyo kung saan dinadala yan. Ito po, sa lalong-lalong na po sa mga lalaki, pag pupunta tayo ng club, madilim, titignan po natin yung credit card.
baka kung saan dinala kasi po may mga swiping device po yan, skimming device. Iskim lang ko lang ganun yung credit card ko, kuha na lahat ng information. Makita nyo, may mga pila kayo doon. Next slide please. Beware of skimming device. Ito po sa mga ATM naman. Huwag po kayo magtatransak ng ATM sa mga off-site ATM. Off-site kung walang gwardiya, kaunti ang tao dumadaan, medyo madilim, bihira ang tao. Kasi po baka mabiktima po kayo yung skimming. Yung kung masipipad yan, baka pinalitan yan. Next slide please. Reporting loss of storing credit card. Ito po dapat ang gagawin mo kagad. Report mo kagad sa kung sino ang issue niyo. Okay, ayun po yung mga iba't ibang credit card. I-re-report ko ninyo. Your account credit card number, social security number, the date you notice your card was missing. At kung magayon po pwede po, magpagawa po kayo ng affidavit of loss, duly notarized. Kailangan po mabilis kayo. The day na makita nyo na nawawala ang credit card nyo, iyan ninyo, i-report na ninyo. Next slide please. Questions, kung meron pa po tayong mga questions, maghihintay po ako. Salamat po. Thank you, sir. Sir, yung questions mo later. Okay, so sabay-sabay tayo. I'd like to call on our third speaker. Medyo mamadali ako, no? Our last speaker is from the DTI e-commerce office. She joined the DTI family in 1989 after she graduated from the University of the Philippines, Diliman, with a Bachelor of Science degree in Economics. She received her Master in Business and Administration degree from the Ateneo de Manila University Graduate School of Business. She is now the Chief Trade and Industry Development Specialist at the DTI e-commerce office. Please welcome, ladies and gentlemen, Ms. Maria Crispina, Ms. Realica. Thank you, Camille, and thank you everyone for being here. Happy World Consumer Rights Day! No? Kami po dito sa e-commerce office ay nalulugod na nandito upang suportahan ang aming consumer protection group para i-celebrate ang ating World Consumer Rights Day. The topic that was given to me for this afternoon is the development and promotion of e-commerce in the Philippines. So my presentation, pagbigyan niyo lang po ako at ang aking background ay basically policy, next slide. It's really on the legal and policy framework on e-commerce, the principles of e-commerce promotion. Of course, some numbers on global and Philippine e-commerce. And of course, harnessing opportunities in the e-commerce ecosystem through the Philippine e-commerce roadmap. And of course, our next steps moving forward. So next slide. Of course, kanina nakita naman ho natin sa presentation ng ating kabataan, ang Consumer Act, pero since we're talking about the digital world, we also have to mention, of course, we have the E-Commerce Act, which was passed into law in the year 2000. So yan yung basic law natin when it comes to e-commerce. And of course, yung implementing rules and regulations. May isa batas po yung E-Commerce Act dahil yung, kung natatandaan po nung nakakararami sa atin, yung I love you virus. So nagka-E-Commerce Act tayo agad niyan. So of course, meron din tatawag na Data Privacy Act. Yung 2012, yan po yung para maprotektahan ang ating personal information pag nagtatransact tayo online. At of course, yung Cyber Crime Prevention Act, para yung mga nakwento nga rin ni Supervising Agent Martini na yung mga nangyayaring fraud or cyber crimes online. Of course, there are various implementing guidelines and related issuances on consumer protection, electronic payment, e-signatures, yan yung mga electronic signatures, no? At yan yung mga inisyu ng DTI, kasama po ang DA, DOH, Banco Central, National Telecommunications Commission, Department of Finance, Department of Science and Technology, maging yung Supreme Court, kasi yung tinatawag na electronic evidence, no, sa rules. At marami pa pong iba. Next slide. So ito, dadaanan ko pa lang ng mabilis lang, no? Yung in terms of the principles of e-commerce promotion, nakasaad po ito dun sa tinatawag na implementing rules and regulations ng E-Commerce Act, which was issued no 1 month after the law was passed. So this was in July, year 2000. So
basically, ang sinasabi dito, ang role ng government, ang pamahalaan, ang nag-enable o nag-ensure na we have the enabling environment para ma-promote ang e-commerce sa Pilipinas. In terms of the private sector, definitely development of e-commerce is private sector-led with the support of government. We also put there number three, yung international coordination and harmonization, because after all, when we talk about e-commerce, we're not talking about the borders ng Pilipinas lamang eh. We go across borders internationally. So we have to engage with different institutions, different forums, fora, para mapag-usapan on how lalong mapapacilitate, mag-improve ang e-commerce at madedevelop sa ating bansa and even the way we trade and transact with the world. Of course, yung number four, neutral tax treatment. Kasalukuyan, wala pong distinction, walang discrimination. Basically, ngayon meron tinatawag na yung sa digital trade na walang moratorium on imposition of taxes pagdating sa digital trade. Kasi pag digital products ang pinag-uusapan dyan, pwede. Kunwari, bumili kayo ng app, bumili kayo ng video, ng libro, online, yung talagang digital product siya. So, hindi naman necessarily mamomonitor yan eh. Because, dahil digital nga, hindi mo matatrack lahat yan. In terms of course, protection of users dyan. On top dyan talaga ang DTI. Because we have to protect everyone when it comes to the online environment. Of course, importante ang e-commerce awareness. Kasi marami pa rin pong naloloko online yung mga as mentioned by our previous speakers at maging si Yusek, marami pa rin pong mga too good to be true, mga scam na talagang nakakainganyo, pero dahil online yan, kailangan ng pag-iingat. Of course, yung sa SMEs naman po, small and medium sized enterprises, we want to encourage more enterprises, yung gusto natin magkaroon ng what we call entrepreneurial spirit. Lahat tayo, maliban sa pagiging consumer, pwede rin tayo maging entrepreneur. Ang dali pag online eh, pag e-commerce. In terms of skills development, of course, kahit pa paano, we need to develop and build capacities. Kailangan matutunan. Madaling mag-online, pero syempre, kailangan pag-aralan din po naman. Of course, ang government bilang isang model user, so government to set the example, kaya meron na tayo sa gobyerno na marami ng government agencies na yung mga serbisyo available na online. So para hindi na kayo pumunta doon sa opisina ng gobyerno, pumila, pwede na rin kayo magbayad for transactions. Kasama na dyan yung, of course, for big taxpayers, yung electronic filing and payment system sa BIR. And of course, even yung sa BDI, yung business name. At marami pang ibang ahensya ng gobyerno. In terms of convergence yan, talagang ano yan, convergence talagang pagsama-sama o pag-uusap. Dadaanan ko na lang din yung domain name system, access to public records, at yung dispute mechanisms. Dispute mechanisms yung pag nagre-reklamo tayo. Lalo na, for example, kayo, bumili tayo online, tapos yung palang nabilan natin ay hindi base, nakabase dito sa Pilipinas. So meron na rin tayo mga mechanisms through our consumer protection group sa DDI para pag merong mga binili tayo sa international websites, eh natutulungan tayo in terms of pag merong mga problema, we can handle disputes. No? So next slide. Next slide, please. Okay, just to run through some numbers. These numbers are from We Are Social, no? So, nakalagay naman po yung website nila dyan. So, I'm just showing this slide just to emphasize na yung blue na circle, yung icon, yung internet users, 3.773 billion in the world. Ang ibig sabihin po, pag kayo nag-e-commerce, yan ang potential market nyo. So, pag yung mga gumagamit ng internet, pag nagkiklik sila, nakita yung website nyo, potential customer nyo na agad sila instantly. Eh. So, next slide. So, in terms of number of people purchasing via e-commerce, yung kulay blue icon, 1.61 billion. So, malaki po talaga, no? So, in terms of
e-commerce revenue $1,189. So, higit kumulang mga 52,000 pesos yan. Easily, no? So, next slide. Dito naman po sa Pilipinas, meron na tayong 60 million na internet users. So, kagaya dun sa naunang slide, ang 60 million market nyo natin sa Pilipinas lamang. Pero actually, ang ibig sabihin din po natin dyan, it's parang tayo rin yan yung opportunity natin din as consumers to buy din eh. Kasi malaki na talaga yung market for everyone. So, next slide. Yan. So, in terms of growth, based sa report ng We Are Social, 27% po ang itinaas ng internet users sa Pilipinas yung gumagamit ng social media, nag-umakyat ng 25%. So, definitely, ang daming opportunities o pagkakataon pag nag-e-commerce tayo. So, next slide. So, yan. So, 30 million agad-agad na yung maraming tao, no? Ang dami ng Pilipino na bumibili online, no? So, 30.34 million. Next slide. So, ito, it's a comparison of some economies or countries. In terms of active e-commerce penetration, sa Philippines, sa Pilipinas po, there are already 38% of the population really doing e-commerce. Next slide. In terms of using mobile devices or gadgets natin, 26%. And it's growing, no? Next slide. And in terms of yung growth ng bumibili using mobile devices, 85%. So clearly, ang laki ng itinaas. Ganon ka-powerful ngayon ang gadget. So definitely, nag-rely talaga tayo sa internet connection as well. So next slide. So ito, in simple terms, medyo mahaba po to. Pero basically, ang sabi po ng analysis dito ng We Are Social, ang the world or globally, $2 trillion ang magagastos sa e-commerce purchases. So definitely, in the next year, there are many opportunities for us to become entrepreneurs online as well as have a market online now. Talagang tayo even access to a lot of products online. So next slide. Next slide. So I want to emphasize that we want to harness opportunities sa e-commerce. Bakit po? Kasi pag sa e-commerce, tinatawag po namin to na ito yung isa sa mga means na mabibring yung inclusive growth. Pag inclusive growth, wala kasing ano eh, tinatawag rin sa e-commerce, it's there's no discrimination in terms of everyone has equal opportunity to do e-commerce. Basta lang may gadget ka, meron kang mapicturan mo lang yan. I mean, madali na mag-online at saka ang dami na nating platforms na maaari niyong salihan para makapagbenta. So, to support the development of e-commerce in the Philippines, we have the Philippine E-commerce Roadmap. This is a 5-year roadmap from 2016 to 2020. We developed this in partnership with our private sector stakeholders, of course, with Mark MJ here from the Digital Commerce Association of the Philippines, as well as various platforms like Lazada, etc. So marami pong nakatulong po talaga sa amin to develop this roadmap. So our framework for the promotion, you saw naman po yung AVP kanina. It point emphasized the importance of trust. Kasi when we talk about e-commerce, what we want is really to build trust and confidence. Kasi kung wala ka namang tiwala, bakit ka bibili? Bakit ka makiklik? I mean, ibibigay mo yung personal information mo, yung credit card mo, yung address mo. So definitely, we want to build trust and confidence. We have what we call the 5 e-commerce pillars, yung nasa blue. Information security, definitely. Ayan, in partnership with the Department of ICT. Data privacy, protection of personal information. Electronic payment, yan yung mga paggamit ng credit card, debit card, etc. No? So, of course, consumer protection, we're celebrating World Consumer Rights Day. And of course, logistics, to make sure that kung ano yung ordering nyo, makakarating sa inyo. In the past few years, we have developed, in partnership with our partner, with our stakeholders, some policies and guidelines to really ensure that these pillars are in place. No? But, of course, part of our strategies is the continuous review, no? And evaluation of policies. Kasi
dahil ang daming nangyayari in the online environment, yung mga batas natin medyo napag-iwanan na. So medyo kailangan, you know, our rules, laws, and policies must align with current realities. Kasi definitely masyado ng fast-paced ngayon. So of course, as I mentioned, international collaboration, kanina sa principles, kasi nga dahil cross-border na pinag-uusapan eh. Pag tayo nag-e-commerce, may opportunity na tayo mag-export eh. Mag-go somewhere else. Pero syempre, pag ikaw din naman nabili from online, it's ano rin yun, opportunity, ang dami mong pwedeng mabili. Of course, granted na, we have the money to buy, no, of course. And of course, when we build trust and confidence, we will have a robust o masagana na e-commerce environment. So, lalakas yung business, yung trade, e-services, maging e-governance, yung servisyo ng gobyerno sa atin lahat. At maging mga consumer, yung mga mapanuri at mga matatalinong consumer na marunong mag-transact online. Of course, it's important to have a healthy policy environment. Of course, number one also is infrastructure development. Kailangan natin ang appropriate infrastructure para bumilis ang internet natin, mas madaling mag-transact. So next slide. Ito po yung aming target, no? Medyo kailangan namin ng tulong ninyo dito. For e-commerce to contribute 25% of our gross domestic product by the year 2020. Ang estimates po ng iMetrics Asia Pacific Corporation, e-commerce already contributed around 10% to GDP in 2015. Pero in terms of how do we also measure it, 100,000 micro, small, and medium enterprises doing e-commerce. Tayo po individually, micro tayo, so we can contribute to this, no? Pero as emphasized by MJ, kailangan po i-legitimize natin ang business. Kung po tayo ng business name, kung na-permit, yung tala-tama lang po. At syempre, magbabayad po tayo ng tamang taxes. Of course, 40 to 50% of internet users doing e-commerce, fast and competitive internet access. And then, of course, effective cybercrime enforcement and protection, as well as an online and connected government. Going through the framework quickly, next slide. Next slide. Yung framework po ng roadmap natin are based on the 6 I's of the APEC Digital Prosperity Checklist. So basically, ang nakalaman po dyan sa 6 I's na yan, 53 roadmap action agenda items. Going through each one, we have infrastructure. So we need, syempre, appropriate ICT infrastructure to really encourage the growth of e-commerce in the country. Investment, clear laws, rules, to make it easy. Ease of doing business. Para mas madaling mag-business or e-commerce, no? Innovation, syempre, we want to encourage innovation. Yung mga tinatawag na ride-sharing apps, yung kung ano-ano mga apps, yan yung mga tinatawag na disruptive technology kasi makabago eh. So, definitely that's a product of innovation, no? And next, information flows. Because currently, we consider information as the currency of the digital economy. When you have information, you have the power. So definitely, we want to make sure that we have free flow of information, but important na nakaprotect ang ating personal information. Kaya, dyan po mapasok yung Data Privacy Act. Of course, intellectual capital, we have to be, ano, to have the skills and training. Kaya, gusto namin habang bata pa, ang mga habang nasa school, tinuturuan na ang mga kabataan maging entrepreneur, matuto mag-e-commerce. At syempre, alam ko ano yung mga tamang batas na susundin. And of course, finally, we have integration. Yan po yung ability ng domestic industries natin to connect with the global economy. Kasi, paano ba magkaka-opportunity ang micro, small, medium enterprises natin at maging ibang mga enterprises natin, really to trade abroad, to go abroad as well, and to integrate. Kumbaga, mas maraming market, mas maraming opportunities for everyone. And next slide, please. Moving forward, we will focus on these strategic initiatives. We want to develop more MSMEs to do e-commerce para matulungan kami doon sa target na 100,000. Importante po talaga rin ang policy development and industry engagement. Ang gobyerno po, hindi po namin ito magagawa na kami lang po. Kailangan namin ang tulong ninyong lahat. Maging galing sa academe, private sector, etc.
Of course, we want to emphasize advocacy and outreach. We want to inform a lot of people of the opportunities of e-commerce. And of course, yung mga kailangan precautions tayo when we're transacting online bilang consumers. So of course, we're doing that in partnership with our consumer protection group. And outreach, continuous training to our negosyo centers as well. Maraming na higit 400 o 500 na po ba RD yung ating mga negosyo centers sa buong bansa. So we're also equipping or training our business counselors para pag merong lumapit sa kanila, maturuan din how to do e-commerce and how to protect themselves online. And specifically, bibilisan ko na lang po at wala ng oras, 2 slides na lang. Of course, forging partnerships with stronger partnerships with the private sector. Tulungan nga po yan eh. Bibiling, mas malalim na stakeholder engagement, as well as implementation of policy and regulatory reforms. Patutuloy-tuloy lang po yan, patuloy. Of course, yung mga magkakaroon po ng mga e-commerce decks sa lahat ng negosyo centers. Well, sa karamihan siguro ng negosyo centers. At well in capacity and capability programs, capability building programs. Next, please. Next slide. And of course, we want to encourage the development of startups. So yun yung mga sa innovation niya, no? As well as yung pagkoconduct ng mga e-commerce festivals or trade shows para mga trade fair. And then, of course, intensifying consumer education and awareness. And ito, last but not the least na bullet na to, this is very important. We will be working towards the issuance of a trust seal. Pag sinasabi natin trust seal, pag may nakita kayong trust seal o parang yung good housekeeping seal sa website, you are assured that you are transacting with a legitimate website. You are assured that you deliver yung product. You are assured na yung produkto na binibenta ay hindi fake, authentic. At you are sure na yung personal information nyo hindi mako-compromise. So with that, gusto kong pasalamatan ng Consumer Protection Group sa pag-anyaya sa amin sa araw na ito. At kung meron po kayong mga katanungan or gustong informasyon, next slide, please contact us. Yan po yung aming contact details. So yung roadmap po, kung gusto nyo pong makita, yan po, sorry, medyo mahaba. Pero ayan po, email na lang mabilis, cco@dti.gov.ph. Maraming pong salamat. Okay, maraming salamat, Mitch Veonica from the Sectoral Planning Bureau ng e-commerce office pala. Thank you, Mitch. From Sectoral Planning Bureau yan ng Department of Trade and Industry. Now, may superman tayong super... Intellectual capacity. We want to, of course, hanggat maaaring ma-reach out natin. So, definitely, we would like to partner with NYC as well as other interested parties. Of course, we need the help of, DCOM, associations like DCOM. Kasi, syempre, we don't really have the 100% technical expertise. We need their help, we need to move this along. Kaya, raise your concerns na talaga. Contact us so we can get back to you with regard to that. Thank you. Okay, Camille, another name na. Hello, good afternoon. I'm Mr. Matatakay with SEC. I'd just like to follow up on what taga-BSC, mga kasama ko dito sa financial consumer side. Regarding sa rewards, you know what, I was reminded because I'm going to this one of the famous mga cell phone. Di ba nagbibigay sila ng rewards? Then the rewards, sila din mismo yung nagka-account noon, right? Then yung tinetext sa'yo. Now, I went to that particular cell phone provider. Tapos, alam naman nila, nakalagay na yung note doon sa app. Sila nga nagpadala. I don't even know the type of title to a particular reward, although they send it often. Sabi nila, when I was paying, sir, pwede na kayong pwede na kayong mag-claim, ang taas na pala. Sabi ko, di-claim ko na ngayon. At nakakatawa, sabi nila, hindi ho, kailangan mo na kayo mag-register. Well, give it back to the, to your loyal, customers. Kayo nga ang sila ang nag-monitor. And they even gave me a platinum card for all that's worth.
Tapos pag i-claim ko na, they say, eh, mag-register mo muna kayo para hindi na mag-register, eh, kayo nga yung nag-text sa akin at kayo yung nag-monitor. So those things, you know, at sa tingin ko, ano yun eh, panloko yun eh, it's a come on, but why make a reward system that is na mahirap naman? Di ba pag reward for being loyal, madali dapat kuhanin. And I don't know if it was this was approved by DTI. I'll tell you, I'm going to that particular site to the letter G. Nakakainis, dapat nakuha ko na yun, December pa. Ngayon, ang ginagawa nila ngayon, sabi nila, puntahan ninyo ako, they keep on texting me and saying, maglalapso yan. All rewards you got for last year will be forfeited hanggang March na lang. Eh, if you're an office worker, you don't really have the quality of time to go. So yun lang ang point ko, pag mag-aano tayo ng mga promos, can it be more consumer-friendly rather than that particular promo and reward system na you give me, you text me, you have this reward and so, and now I was there, yung pang-staff nila ang nag-remind, ah sir, ang laki na lang ano yun, platinum ano pala kayo, well, I'll get my reward. Eh, mag-register muna kayo. Ano yun, di ba? I mean, that's kalokohan lang. Hindi naman kalokohan, pero bakit mo papahirapan yung nirewarden mo? Di ba? Thank you. Salamat. We'll take note of that at this point. I think wala tayong pong concrete answer. But we'll take note of all the other questions. Yung kanina po, may another question from you, madam. Yung sa harap po ng taga BSP, ano? May questions din. We'll be documenting all your questions and rest assured that it will be, you know, responded to one of these things. Another question? Meron pa tayong other four questions? Please, for the last one. Last one po. Sige po. Nireklamo ni sir. Okay. Bine-verify ni sir kung ang nandito sa kanyang cellphone ay totoo. Ano kalagay kasi rito? BPI credit cards promo. BPI Amore Visa. Free annual fees for life promo. Apply now. Just reply your full name. Ito po yung mga promo ng mga companies na nagpa-pop up sa mga cellphones natin, ano? Kung from BPI. Usually, sir, yan, offer yan. Pero kung wala po tayong BPI card, ignore nyo na lang po yan. Kung wala po tayong sinalihan, ignore nyo na lang po yan. Huwag po kayo kagad maniniwala. Diba? For example, sinabi ko dyan, nananalo kayo ng 100,000. We're excited about the money. Wait, now you wait. In the first place, did you join a contest? One, di ba? Two, sino ko itong nagtitend sa akin? Paano yung nalaman yung number ko? Okay, said that, you be wary, di ba? As a consumer, that's your responsibility also. And kapag meron kayong napatunayan na sumali ka na, tapos hindi nabigay sa'yo yung price mo, tapos that's the time that you go to BPI. Be an educated consumer. So we still have time for one more question. Sabi nga ni MJ, dapat buong araw tayong nag-receive ng tanong kasi it's World Consumer Rights Day. Kaya lang baka di tayo payagan ng Robinsons. Diba? Yeah. Ay, BK? BK, may question kayo? Na-answer na lang. Na-answer na rin question. Anymore? Meron po rito si Attorney Ruth po sa ITO ay magtatanong po tungkol sa Attorney intellectual Ruth, property rights. Madali yung question mo, ah. Oh, ma'am. Welcome back, Attorney Ruth. No questions asked daw siya. Tapos yung seminar niya. Sir. Yes, sir. Last one. You're from
from NYC po. NYC, and NYC, thank you. Good afternoon po. Good afternoon po. Yung tatanong ko lang po may sir sa idea. Yung may ano po na isang ka-online, may certain amount po ba na pwede kami mag-complain? Then, ang second po is, let's say, nagka-problema kami, then, i-complain na yan is, ibig sabihin, kilala sila. May assurance po ba na magiging fair yung, ano, yung investigation? Kasi before, I was a victim of phishing. Then, nakikipag-chance kasi ako online. Then, yung PayPal ko, it was connected with a certain bank. Then, na-hack yung PayPal ko together with my bank accounts. So, during that day, tinawagan nila ako, sir, nagkaroon ko ng online transaction. Is this valid? Then sabi ko, hindi ako nagkaroon ng online transaction. So, gumawa ako ng affidavit na pan-authorize ko, sinabit ko sa banko. Then, all of a sudden, during their investigations, sinabi nila na, sir, nagkaroon ka pala ng online, valid yung online transactions. So, sabi ko, kung valid yung online transactions, kung sa tingin ko magko-complain pa ako. Diba? Pero malaking banko yun eh. So, although yung buti na lang ako na withdraw ko yung ibang amount. Kasi mostly na plano ko rin nung nag-open account ako. May mga check-in dapat ako yung deposit doon. Ang ginawa ko, automatic renounce yung account. Kasi alam ko, kahit hindi ganun kalaki yung amount, kumbaga no match ako doon sa ano eh. Kasi they are international. So, meron po ba kami yung makukuha sa pag nag-complain kami na magiging fair yung ano, at saka kung ano po ba yung amount na pwede namin i-complain or even a small amount, basta makuha lang namin yung pera, parang pinaka-justice doon sa nangyari sa amin. Doon sa papay natin ng complaint before we ngayon din ako sa police, wala po tayong tinitinan dito kung magkano yung amount na kinakamplay natin. O as long na talagang nabiktima po tayo dito sa fraudulent transactions na ito. Yun nga po lagi natin sinasabi ko lang yung sabi ko kanila. Kung kayo po ay nakaranas ng ganito pang insidente, i-report po ninyo pa ganito. Kasi halimbawa, ang number yun na March 15, mayroong transaksyon ngayon. At mayroong pinisang transaksyon na sabi mo, unauthorized. Ngayon, after 1 week, at saka pa nag-file ng complaint, or after 2 days, after 3 days, medyo pagdududahan ka na ng bago doon, pagka ganun. Magkakaroon na lang toro investigation, magpe-present ka ng mga evidence mo, na hindi ikaw yun. Hindi mo transaksyon yun. So, ang ginagawa ko dapat dyan, the moment na nakita mo, you report that incident immediately to the reviewer. Gumawa ka ng letter. Tumawag ka at the same time sumulat ka rin. Mas maganda kung gumawa ka ng affidavit, duly notarized. Para ganun malaman nila na serious yung pagpapayag mo ng complaint. Ganun lang po yun. Ngayon po sa SIM-card kanina, no, yung sinasabi ko nila text, ang alam ko pagka ganyan, para magmalaman natin ng legitimacy ng isang text messages, dapat laging 4 digits ng gagawin yan. Pagka yan mahaba, yung mga ganyan incidents, kung sa mga legit din naman mo yun, no, hindi ba? Kasi may mga agents ng mga credit card companies na nangungumisyon. Nagkakatap ng mga clients, at kasi napapasok pa nila, mayroon silang fees o commissions na binibigay yung credit card company. Pero just the same, hindi natin dapat patulan yung mga ito. Kung gusto mo magkaroon ng credit card, kung magkaroon directly doon sa banko, kung saan ka mayroon deposit account. Okay. Ms. Mitch, may isang question doon, but pinadocumentan lang natin yung ano niya, question niya. Coming from the livelihood community siya, can he join daw your e-commerce orientation seminars? Hindi lang mali yung for the students lang. Opo naman po, actually, just get in touch with us. And actually, mga negosyo center naman po,
everywhere, pwede kayo lumapit sa negosyo center and we can arrange na makasali po kayo. Definitely open. If I may just add yun sa ano, I just have to remind everyone with regard to complaints, no? Pagdating sa online, magreklamo muna kayo, magfile muna kayo ng reklamo, kausapin niyo muna yung merchant para ayusin yung problema. Tapos saka kayo lumapit dun sa platform, kung nasa platform siya. Pag wala talaga nangyari, saka kayo lalapit sa DTI para magfile ng complaint. Kasi responsibilidad po ng merchant at ng platform na ayusin yung problema. So, hindi naman kailangan lahat ay takbo din sa DTI. Pero pag wala talaga silang ginawa, magsusubok na kayo sa DTI. From the shoe industry naman, ang tanong kay Rich pa rin. Ano daw ba magiging effect sa shoe industry na marikina ng e-commerce program ng government? Thank you for the question. Actually, for the shoe industry, once, of course, yung products nyo, eh, kunwari magka-website kayo, kaya kahit yung marikina, I'm sure meron silang parang website na magsama-sama kayo. Once makita kayo ng buong mundo, alam nilang product na quality ng marikina, marami kayong magiging kliyente o customer abroad. Kailangan lang ayusin nyo. Actually, maganda rin sumagot si MJ, taga marikina to, at experience na with regard to Instagram. So, okay. Ano ba sa marikina? Okay. Actually, noong 2014, or actually 2015 yata, kausap ko si Mayor Del Panon. Well, ganito kasi nangyari. In terms of going online for the shoe manufacturers marikina, obviously you have tremendous potential because katulad ng mga maliliit, kasi kumpara kina Rusty Lopez, may mga boutique kung saan-saan. Nung nag-o-offer na ako noon, eh, medyo hindi maganda yung naging reception ng mga shoe manufacturer. But hopefully with the new leadership ng LGU, ng Marikina specifically, hopefully we can reopen the discussion and I'm still offering that as an assistance. So yun, but again, to answer the question, great potential. Kasi hindi ko saan, bumibenta ka ng 10 piraso sa brick and mortar store mo, baka bumibenta ka ng 100 piraso online. Imagine how many 40 million Filipinos are already online. So that's the kind of opportunity that's available for you. Okay, so I'm sorry but we have to cut already the question and answer now, portion of our program. I would like to thank our speakers this afternoon that gave us their expertise, their wisdom, their insights, but we would like you to stay please. I would like to call on our DTI CPG Assistant Secretary, Attorney Ness Perez, assisted by Ms. Lillian, to hand in over our token of appreciation to our speakers. Please stand up. So thank you very much to our speakers. We have Mark Joseph Panganiban from the Digital Commerce Association of the Philippines. We have Supervising Agent Martini Cruz from the National Bureau of Investigation. And Ms. Mitch Riotica from the DTI E-Commerce Office. Certificate of Appreciation. The DTI presents this certificate to our speaker for his valuable support and sharing his expertise as a resource speaker during the Consumer Forum on Building Digital World Consumers Can Trust in celebration of the World Consumer Rights Day 2017, given this 15th day of March 2017 at Robinson's Galleria Mall, Quezon City. Signed by the DTI Undersecretary, Attorney Teddy Pascua, and Officer in Charge for CPAB, Ms. Lillian Salonga. Hey, thank you very much. Providing a certificate of appreciation to DTI Region 4A.
Thank you very much, Region 4A. CPAB for giving me this opportunity. I just came from the executive committee meeting of the DTI. And that's the reason why our Secretary Mon Lopez cannot join us, because he has to attend to this monthly meeting of the executive committee to take up not only matters involving the department, but also matters involving the public. This is World Consumer Rights Day. And this is a very important day because this involves everybody. We are all consumers, and we have to give credit to our resource persons, to the organizers, CPAB, led by Director Dilian, and to all of you, whether you are adult or minors, we are all consumers in a sense. So that's why today's celebration is significant for everybody. Yesterday, I was attending the hearing of the Senate Committee on the proposed bills to expand consumer rights. We are in the process of amending the Consumer Act of the Philippines. In fact, I was seated behind beside Mitch from the DTI, our expert in e-commerce. Not only is DTI so involved in protecting our consumer rights, but also our legislature. The pending bills in the lower house and in the upper house concern about expanding consumer rights. We live in a 21st century where everything is becoming digitalized. In fact, most of us, if not all of us, have our cell phones. When you leave your house without your cell phone, it is as if you're incomplete, you're an NC. Because we want to be connected always with our friends, with our relatives, with our family members. We use credit cards. We use plastic money, we use cards. These all involve technology. It's very important that in the midst of this development, we must also be aware of protecting our rights. And we have in our midst the NBI, the police, your servants in the DTI that will always be willing to help you and protect your rights. But to enable your NBI and your DTI employees to serve you, you must let us know. You must be aware of your consumer rights. So that's why we are all must be aware, not only you, but also employees of the DTI. So let us know, and we can assure you that DTI will address your complaint. One of the pending bill in Congress that to centralize maybe the which agency will handle your complaints, because there's a kind of a misunderstanding that every consumer complaint, it is DTI. At present, when it comes to food, it is with the Food and Drug Administration.
when it comes to farm products, it's with the Department of Agriculture. But people always look up to BPI as the agency in charge of consumer rights. And we would like to take care of that. We are properly addressing that. So before I end, I'd like to acknowledge all the people behind this event, starting from CPAB, Consumer Protection and Advocacy Bureau. Again, salamat, please rise. People from CPAB, thank you very much. Please. From CPG na BPS, Bureau of Accreditation, Philippine Accreditation Bureau, Etter, of course, from our handsome director, who is as young as you, most of you are, Director Ferdy Manposta. Before I end, I'd like to just to highlight our presentation. Just to give an overview. And there you are. We are all consumers. We start with the person who really envisioned this. The great United States President Kennedy, who said that as consumers, including all of us, we are really the largest economic group. And yet, we are sometimes the most, even in the Philippines, especially in the Philippines, we are consumers have that impression that we are the least protected. We are not as powerful. This is about time that we empower consumers. And this is one of the efforts to empower consumers. Okay. So important, as I said, we should know our basic consumer rights, our basic eight consumer rights, basic needs, safety, information, choice, representation, address, consumer education, and healthy environment. Consumer responsibilities. For us to know your concerns, your issues, you have to let us know. You have to be responsible. And then, of course, our topic for today, the advent of a digital age. Everything is digital. Next slide. Next slide. Before I end, I'd like to end this message with a short note. In the midst of the digital world, everything is digitalized. I hope we cannot forget one thing that we cannot digitalize, and that is our relationship as customers. I think that's one of the things that we cannot leave to the digital world. You see families communicating via cell phones, etc. You have to be reminded that in the midst of this digital world, there is still that basic thing that cannot be left to the digital world, and that is our relationship with our friends, with our family, and with our loved ones. We with BPI are one with you, in not only protecting your consumer rights, but also reminding you that we all belong to one family, connected not only by the digital world, but by that one thing, and that is the relationship we all call love. Thank you very much for today's event. Thank you for that. I'd like to acknowledge my friend from Rotary, Past President Julio, sir. Thank you very much. Thank you, Asignes. So later, may photo op tayo with Asset Nets. Alright. Ah, magandang ang consumer. Pero with that, so di ka dito, paalam na tayo. Paalam na tayo sa. So again, thank you to CPAB. Good work, CPAB.
ka. Good job. Good job. And thank you to our consumers who are here. Thank you sa ating mga partners with LGU, sa ating mga other government offices, Region 4A, salamat po. Thank you, BK, Kat B, and our partners from the NYC, no, Digicom, and everybody else. No? Sino pa ako? Kanino pa tayo, Kat? Amen. Maraming salamat ulit sa Robinsons. Eh yes, thank you Robinsons. Sige po si Robinsons starting today hanggang Sunday. So mamili po kayo. Know your rights and responsibilities and exercise them. Okay? From IPO Philippines, maraming salamat din po. Kaya to niyo po. SPB. Maraming salamat po. Request ng bilang consumer.